10 minuto po makalipas sa ikalima ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, 30 ng buwan ng Setyembre. Kung nagtataka kayo kung saan, nasaan si Lord De Vera, ang aming pong kasama. Ang totoo niyan eh, medyo malilate po siya. Lord De Vera, asan ka na ba? Hijo. Sa totoo lang, Noims, ayoko na talaga pumasok ngayon. Natamad ako eh. Parang sa totoo lang, gusto kong dumiretso ng Baguio. Kasi pagdating ko ng studio, alam ko mangyayari dyan. Si Jay, titimplahan ako ng kape. Si Mami Jean, tatagta rin ako ng makeup niyan. Kaya, tinatamad ako pumasok. Ang sarap nitong sasakyan na to. Gusto kong idiretso ng Baguio. Napaka-komportable talaga. Kaya na ba tayo? Ay, sorry. Martin, Irwin, Sean. Ito, dala ko ngayon yung pinakabagong modelo ng Chevrolet Cruze. Grabe, itong sasakyan to ay na-test na talaga no, sa lahat ng klaseng terrain. Putik, diretsong daan, rough roads, ibang klase to, subok na subok na to, no? Tapos, hindi lang yun eh, ang maganda kasi dito sa Chevrolet Cruze na to, pinaghalong mga features ng isang luxury car, nakita mo komportable yung ride, tapos ang laki-laki ng spasyo niya sa loob, no? At hindi lang yun, pero more than that kasi, yung styling niya, no, yung design niya, napaka-sophisticado. Kung sinasabi nila na yung pinakamagandang linya sa lahat, no, sa sining, ay ang curved line. Dito halos sa interiors pa lang ng Chevy, no, Chevrolet Cruze, wala kang makikitang diretsong linya. Wala kang makikitang diretsong linya. Mas sexy-sexy lahat talaga. Tingnan mo, yan o. Pati tingnan mo yung console niya, tingnan mo. Parang vintage car ang dating. At hindi lang yun, ang sarap dali nitong Chevrolet Cruze na to. Kahit dito sa Quirino Highway, marami mga pasaway, no? Pwedeng-pwede mo silang iwasan. Ayan, napaka-nimble. Ang sarap kontrolin nito. Napaka-sporty nung dating niya. At the same time, parang meron din siyang feature nung tinatawag natin parang luxury vehicle. No? Sexy-sexy. Tingnan nyo. Parang nakatamad na nga pumasok eh. Ayan. Alam nyo ba, Irwin, Martin, Sean, ito yung ini-endorse ngayon ng aking favorite na sexy star na babae. No? Yung bida sa Lady Dada, ang crush na crush kong sexing at gustong-gusto kong pakasalan na si Ryan Agoncillo. Yan. Sexing-sexy itong kotseng to. Sophisticado talaga yung styling. At tingnan nyo, tingnan nyo to. Ayan. Para sa mga mahilig mag-sound sa kagaya ko, ito, number one feature ang safety. Kasi tingnan mo, andito yung volume control at yung channel control mo. No. Hindi problema yung hindi mo na kailangan magkalikot dyan. Kahit nakatingin ka diretso sa daan, kontrolado ng daliri mo yung volume, no? Tapos meron siyang 6 CD changer. So bagay na bagay sa mga mahilig mag-sounds kagaya ko. At hindi lang yun, Martin Irvinson, meron siyang USB na auxiliary dito. So kahit yung USB pwede ka mag-sounds ng diretso. At lahat kontrolado rito. At may menu pa rito. Galing. Swabing-swabe siya. Swabing-swabe. Huwag na kaya tayo pumasok, Noims. Tama, pasaway mga sakyan dito. Sobrang sexy to. Okay, abangan nyo ako mamaya dyan. Labag man sa loob ko. Papunta na ako dyan. Back to studio. Bakit naman napili? Bakit naman napili direkt ito magmamaneho-maneho? Pwede naman ako, marunong din naman ako magmaneho. Meron si Martin. Wala kang kasama. Nagbunutan ba kayo kahapon diyan? Wala tayo kahapon, pare. Ganun ba? Oh, hindi ako marunong magmaneho. So hindi naman nagbunutan. Marunong naman ako magmaneho direkt. Bakit naman ganoon? Sana ako na lang nagmaneho-maneho. Papunta ng kung saan niya, Ilocos, ng Pagudpod. O ha? Yung matestingan yung kotse. Ano pala yan, bantam size. Chevy Cruze, no? Actually, hindi siya maliit, ha? Tinignan ko siya kahapon sa garahe, medyo maluwag-luwag siya. Pati sa likod, malaki yung legroom. Kahit ikaw, Martin, ang dadar, magkakasya ka doon. Talaga, ha? Sa pamilya, kasya yun. Kasya. Maluwag. Maluwag. Lalo kung mga anak mo medyo makulit, kaya may dalawa kang anak, pwede ilagay sa likod. Tsaka leather yung seats. Kaya kahit mamantsahan, no? Madaling linisin. Chevy Cruze. Chevy, oo. Kamag-anak niya ni Juan de la Cruz. 5:15 a.m. Siguradong maraming consumer ang natuwa kahapon dahil hindi po natuloy ang unang announcement na mawawala ng tubig sa mga lugar sa na siniservisyon na po ng Maynilad. Madali raw kasing nagawa ng panapokor ang isang sirang tubo sa Angat Dam. Pero huwag muna kayo masyadong magsaya, mga kapatid, dahil hindi pa raw kasi tapos ang problema.
may report si Michelle Orosa. Masayang naglaba ang magkaibigang Lorcan at Ryan sa barangay sa Uyo sa Novaliches, Quezon City. Hindi kasi natuloy ang anunsyo ng Maynilad na mawawala na sila ng supply ng tubig hanggang Biyernes. Sinabi po ng balita daw po ano eh, tatlong araw daw po mawawala ng tubig eh. Abo, sana po hindi na po matuloy yun. Ako na po mga maala sa Maynilad. Kasama ang sa Uyo sa 32 barangay sa Metro Manila na mawawalan dapat ng tubig dahil inayos ng Napocor ang Angat Dam. Pero hindi nangyari ang inaasahan dahil mabilis na natapos ng Napocor ang maintenance repair ng angat. Alas 8 ng umaga pa lang, back to normal na ang operasyon. Sabi ng Napocor, kinayod ng mga trabahador ang pag-aayos ng nasirang valve disc para hindi tumagal ang abala sa mga customer na sakop ng Maynilad. Talagang binantayan namin yung trabaho. Yeah. Hindi na nga nagpahinga yung mga tao. Pero hindi porket may tubig na ay tapos na ang problema. Isasara kasi ang Angat Hydro Plant sa October 12 at 13 para naman ayusin ang dalawang sirang turbine ng auxiliary unit sa ilalim ulit ng dam. Kailangan ng mga turbine na ito para gawing kuryente ang tubig na dumadaloy sa planta. Simula pa ng turbina yan, yung balbula na yan, hindi pa na nare-repair yan. 43 years. So. Kakausapin pa ng Napocor ang MWSS tungkol sa schedule na ito. Pero di tulad ng noon, may kumpiyansa na ngayon ang Maynilad na hindi na kailangan mag-alala ng mga customer nila. Kung uulit natin yung nangyari ngayon, ano, napuno natin sa 101 meters above sea level yung Ipo Dam at ahead of schedule natapos yung repair work, mas magiging kampante tayo na yung magiging epekto sa ating mga customers ay hindi kasing tindi nung pinaproject natin nung una. Gayunman, nakikiusap pa rin ang Maynilad sa mga customer nito na ituloy pa rin ang pag-report sa kanila ng mga illegal na koneksyon at sirang tubo para mas mapaganda pa ang serbisyo sa kanila ng kumpanya. Michelle Rosa, News 5. Ay, ito po ang totoong good news. Inaasahang magbababa ng singil sa kuryente ang Meralco sa susunod na buwan. Nabawasan kasi ng 12 centavos per kilowatt hour ang generation charge ng Meralco. Mas mura raw ang bili nila ng kuryente sa mga independent power producers noong mga nakaraang buwan. Bukod dyan, posible raw na magtapyas din ang presyo ang Napocor dahil mas mura nang mag-produce ng kuryente ngayong tag-ulan na. Ang presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Samantala, isang lalaki na nakasaksi umano sa pananambang sa mga biktima ng Maguindanao Massacre ang na-interview noon ng News 5. Kahapon, humarap ang lalaking ito sa korte bilang bagong testigo at ang kanyang idinidiin ang mga ampatuan. Ang detalye ng balitang yan sa pool ni Andrea Bautista. Dati lang kwento sa News 5 ng witness na si Norodin Mauyan na nakita niyang hinarang ni Andal Ampatuan Jr. ang convoy ng mga mangundadato bago sila patayin noong November 23, 2009. Nangyari raw ito sa harap mismo ng kanyang sari-sari store sa Sityo Malating sa Maguindanao. Dito ako nakatayo ng harangin yung mga mangundadato. Saan mo nakita? Dito mismo sa highway, naglagay sila ng detachment, checkpoint. Pagkatapos ng maharang nila, pinababa na yung mga lahat ng tao doon sa nakasakay. Agad naman dumating si Datoon sa doon, pinadapa niyang lahat ng mga tao. Nilantad ni Norodin sa korte ang preparasyon umano ng mga ampatuan para maharang ang convoy. Isang sketch ang ginawa ni Norodin para ipakita kung gaano kalapit ang kanyang bahay sa Sityo Malating Crossing at sa massacre site. Kwento niya, dalawang araw bago maganap ang massacre, ipinatawag daw ni Datu Panor ang patuan ang mga residente ng Sityo Malating. Pinalikas daw ni Datu Panor ang mga pamilya doon dahil babarilin daw nila ang convoy ng mga magundadato kahit pa may escort itong militar. Pero hanggang doon na lang ang kwento ni Norodin.